Hello po, kamusta ang lahat mga kaharing bukid? Nandito po ako ngayon sa Gitnang Bukid na masyal ng aking pinsan at naglibot-libot sa ilalim ng mga. Para naman po tayo ay makakita ng iba't ibang klase ng mga kalagayan sa bukid tulad ng palay, gulay at ano-ano pa man ang ating pong pupuntahan. Ayan po, may nakita po akong isang bunga ng kalabasa. Ayan, malaki na po siya. Kalabasa, pala ko ba sa'yo lang siya? Yan po ang kalabasa, mga kaharing bukid. Nakikita niyo naman po, ako'y naglalakad-lakad. At ayan po ang aming dating pinagbabasketbolan. Ngayon po ay nasira na, mga kaharing bukid. Natanggal na po ang isa niyang ngipin. At ito po ang mga palay na kinuha sa sangambukuhan. At ang aking pinsan na pogi-pogi na nagtatago sa kamera. Siya po ay natatawa pag nakikita niya ang kanyang sarili sa camera. Kaya mga kaharing bukid, supportahan niyo rin po ang kanyang ginagawang simple vlog. Ang kanyang pamagat ay Magsasaka, Erwin Ramos. Ayan po ang pinsan ko. At tayo po ay lalibot-libot dito sa ilalim ng mangga. Ayan po, kasalukuyang napakalamig talaga. Ang mangga ay isang parang pag-asa. At ang aking bike, nasira-sira pa, pero hindi ko po bike yan. Hinalam ko lang sa pamangkin ko. At yun po ang kulungan ng kambing na dyan po mahalinghing ang mga kambing pagkagabi dahil po sila ay giniginaw. At ayan na po ang mga pakwan na iniintay na pong ma-harvest mga mahal na kaharing bukid. Nakikita niyo naman po, waiting to harvesting na lang po yan mga kaharing bukid. At dumako naman po tayo dito sa tinatawag na punlaan. Ayan po ang itsura na niya mga kaharing bukid. Nauna po yan doon sa gawi sa amin. Ganyan na po magiging itsura niyan pag yan po ay lumaki. Yan po ang mga binhi na naibigan ng mga mahal nating magsasaka na kung ano ang kanilang nagustuhan na itanim sa kanilang mga palaya. Kaya mahal na mga kamagsasaka ko dyan, baka naman po pwede nyo akong matulungan sa aking pong ginagawang mga video. Please subscribe lang po, pakisupport. At ito po ang tinatawag na sabog, mga mahal na kaharing bukid. Ano po ba ang tinatawag na sabog? Ang sabog po ay hindi natatamnan ng mga mahal nating mananim, kundi po isasabog na lang ng mga mahal nating magsasaka dahil yun po ang kanilang nagustuhan. Yan po ay nilinang. Ano po ba ang nilinang? Yan po ay binasag muna at saka pinatang na may tubig. Pagkatapos po niyan, bago po sabugan ay dapat po may tubig yan. Pumunta naman po tayo dito sa papaya na aming pong nadaanan ng aking pinsan. Ayan po, may mga bunga po ang aming kanilang papaya, mga mahal na kaharing bukid. Tara po doon sa ating mga mahal na kaibigan para po tanungin kung ano ang kanilang mga kalagayan, mga kaharing bukid. At ipumpakin dyan ang mga mahal nating kaibigan na nagtanim ng pakwan. Kahit po mahirap, kanila pong tiniis, parang pagmamahal, titiisin ng lahat para sa minamahal. Hello po mga kaharing bukid. Andito po ang ating mga mahal na mamamakwan. Ngayon po tatanungin natin kung paano po ang pagpuproseso at paano ang pasimula ng kanilang pamamakwan. Ngayon po, ano po pangalan niyo mga Brad? Arnold. Arnold po. Ikaw po, Jeffrey, sir? Po. Jeffrey. Ngayon po, paano po ba ang simula ng pamamakwan? Buyan, madali lang naman po. Kaga-kaga lang yan. Tapos po, ano po ang una ating gagawin dyan para masimulan? Lalagyan mo na po siya ng ano, rurutuhin mo na po. Rurutuhin? Lalagyan po siya ng ripit. Tapos po, punlaan po. Ganun po. Pagkatapos punlaan, ano po ang susunod doon? Lalagyan lang po siya ng ginigal po, yung puno ng pakuan. Para po hindi masyadong natutuyo ng araw. Ayun. Ikaw po sir, ano po bang... Wala ko alam dyan. First time nyo po bang mamakwanan? Baka sakali sa susunod. Mablog kita, gagi. Mablog. Ayan po, mga kaharing bukid. Yan po ay masisipag talaga. At inaalagaan ang kanilang pananim. Ngayon po, malapit na pong anihin yan. Babantayan po natin yan, mga kaharing bukid. Titingnan natin kung paano po pitasin at paano po nila kuhanin ang mga pakwan. Ngayon mga mga Brad, ano nga kayo sa mga mahal niyo sa buhay? Tiga saan ba kayo? Kabiyaw. Kabiyaw. Oh, i-shout out mo naman sila. Shout out sa mga mamamakwan. Ayo. Go, sir. Tarlac. Tarlac. Oh, shout out mo naman kung sinong ando sa Tarlac. Ang asawa mo ano? Oo. Yung family. Ayun.
Ayan po, kalalayo po ng pinanggalingan nila. Nagpunta po sila rito para mamakuan. Ayun po yung pakuanan nila. Ayun, sagawi po doon. Ayan. Ngayon po, mga kaharing bukid, pupuntahan po natin yan. Ang kanilang pakuanan, antabayanan nyo lang po ang aking gagawing mga video. Maraming salamat po at sana huwag kayong magsawa sa aking mga ginagawang pagbablog. Maraming salamat, mga kaharing bukid. Mga kaharing bukid, namasyal ako rito sa aming pamangkin na nagbubukuhan. Ayan po, nakita ko po sila na nag-aayos ng mga gulong at saka mga wirelings ng mga sasakyan nila, mga kaharing bukid. Naglilinis po ng truck ang ating mga mahal na kaibigan. Hello po sa lahat, mga kaharing bukid. Yan po si Marte, yung binidyo ko po dati, si Marte, hindi po Maarte ha. Marte po pangalan niyan. At yan po ang pinsang kong poging-pogi. Na walang iba kundi si Erwin Ramos. Kanya pong YouTube ay magsasaka Erwin Ramos. Ayan po, patuloy po ang paglilinis ng ating mahal na kaibigan sa kanila pong truck o forward na yan po ang nilalagay ng mga buko, niyog, uling, saging, kahit ano po ang nilalagay dyan. Sila po yung nagde-deliver, mga mahal na kaharing bukid doon po sa Pampanga, Tarlac, Bulacan, sa Arayat. At kung saan-saan pa po, ayan po ang mga dating niyog, bulok na po. Ayan po ang kanilang truck, mga kaharing bukid. Ayan po ang kanilang hanap buhay dito sa aming probinsya. Kaya po kung gusto nyo magpa-deliver ng mga buko, ayan po ang bibi nila, o dalawa-dalawa na lang. Nagsisisihan pa, parang pag-ibig ng tao. Dalawa-dalawa na lang, nagsisisihan pa. Ayan ang kanilang gulong. Lilinisin po yan ang ating mahal na kaibigan. Ayan, mga kamahal na kaharing bukid, tayo po iikot sa kanilang truck o forward na tinatawag at tingnan natin kung paano ayusin at linisin. Ito naman po ang bukid sa kanilang gilid ng bahay. Ayan po, talaga pong maaliwalas dito sa gawi sa amin at puro bukiran, mga mahal na kaharing bukid. Dito po ay tahimik, sariwa ang hangin at masarap mamuhay sa ganito pong mga probinsya. Sa mga hindi pa po nakakaalam, mga kaharing bukid, pwede rin po kayong magpasyal-pasyal sa lahat ng probinsya kung naisin nyo po. Ayan po ang kanilang pangdikit o ano tawag dito, mga brad, di natin alam eh. Siguro po pandikit talaga to sa mga bakal ng kanilang forward para po maayos ang kanilang forward. Hindi po natin alam kasi po hindi tayo mag-forward, hindi tayo mag-track mga kaharing bukid eh. Ayan po. At ito naman po ang ano, basahin natin kung ano yan. Glue. Ayan, glue po yan. Glue para sa truck, mga kaharing bukid. Tayo pinapasyal dito dahil pupunta tayo sa isang birthday yan ng ating mahal na pamangkin na si Kathleen, ang pangalan niya. Ayan po. Napadaan na po tayo rito. Para naman po siguradong mamantika na ang nguso ko. Sawan-sawa na kasi ko sa okra. Puro na ang okra yung aking naiisip. Parang pag-ibig, mga mahal na kaharing bukid. Pag hindi ka nag-isip ng hindi masaya, mag-iisip ka ng hindi malungkot. Ano daw po, mga kaharing bukid? Kagulo ka naman ng paliwanag. Ito po ang bahay na aking pisang poging-poging si Alman Galman. Shoutout sa iyo. Andito na po tayo ngayon sa ating pong pupuntahan sa birthday ng aking pamangkin na si Kathleen. Happy birthday to you. Ayan po, makikikain po tayo. Bising-bising po sila sa pagluluto. Salamat po. At mamamantika na ang uso ko. Ayan ang manok. Siguradong kayo mapapatilaok. At ito naman po ang giniling. Siguradong kayo mapagigiling. Kaya yan ang atay. Ito naman po ang bobis. Siguradong kayo mapapakis. Kaya mahal na kaharing bukid, tingnan lang po natin ang handa. Yan naman po ang ginagawang pansit. Pansit ng ating mahal na kaibigan. At ang tilapia. Tilapia ni Aling Bakekang. Sana po magustuhan nyo ang aking pong ginagawang pagbibideo, mga mahal na kaharing bukid. Yan, talagang masarap ang lutuan dito. Ang kainan mamaya. Sigurado pong mamamantika na ang uso ko. Salamat sa iyo. Happy birthday. At sana po pagpatuloy ang inyong magandang hangarin. At talaga pong busy-busy ang ating mga mahal na kaibigan. Ayan po, nilagay na ang mantika. Sige, kumapit ka mantika. Baka ikaw himiwalay sa iyong minamahal. Huwag kang bibitaw. At ang apoy sa kahoy, sana ang pag-ibig mo'y maalab pa rin parang apoy. At ang mga bibi,
at ang mga bahay sa likod at ang iba't iba pa pong panawin dito sa probinsya, mga mahal na Kaharing Bukid. Ayan po, naglilihab na po ang poy. Sobrang dami po kapoy niyan. Pumunta muna tayo dito kay Marte. Ay, Marte. Marte pala, hindi Marte. Kaya po, tuwan-tuwa yung aling kaibigan. Si Marte, okay, kas-kas-kas-kas. Kas-kasin mo lahat. Mga Kaharing Bukid, ito po pala ang aming kaibigan na si Jopay. Isang tubong kasiguran, poging-pogi, at taga-saka ba? Sorry naman. Baler. Tiga-baler po siya, mga Kaharing Bukid. Ano ba ang ginagawa mo dito sa gawing probinsya ng Nueva Ecija? Ano ba ang iyong trabaho, mahal na kaibigan? Ano po ang iyong pagkakabalahan? Anong buko, anong klaseng buko po ba yun? Niyog? Paano po ba yun? Ah, mahal na kaibigan, anong klase po ba yun? Niyog o buko? Ano po na, paano po po-proseso nun? Paano po ba kunin ang isang buko doon sa kabundukan? Mahihain po siya, mga Kaharing Bukid. Ayaw po niya sumagot. Siguro po eh, na, ano siya sa kanyang minamahal na saktan. Unuwain na lang po natin ang kanyang kalagayan. Pero may minamahal ka ba ngayon? May pag-ibig ka ba ngayon? Wala na. Wala na? O, mga narinig niyo po yun, mga Kaharing Bukid. Wala na raw po siyang pag-ibig. Baka gusto niyo po ng pag-ibig, mag-comment daw below lang po dyan sa aking mga YouTube channel. Paki-comment niyo lang po ako kung sino pong gusto sa aming kaibigan na ito na siya po iniwanan ng kanyang minamahal at ngayon nagsasaktan. Ngayon po, tatanungin natin kung ano tunay niyang pangalan. Ano ba pangalan mo tunay, Master? Ano? Jopay, ano po yung apelido mo? Marte. Ikaw. Apelido mo. Dito ka tumingin, ha? Nakikita ka ng buong madla eh. Oh. Nahihiya ka naman eh. Siya po yung masipag. Masipag po kakakalkal ng kanyang binti. Eh, bet, ayaw mo tulungan yung mga bossing mo, ayun, eh, no? Gagawa ata, di ba? Bossing mo ba yan? Ano ba pangalan ng bossing mo na yan? Marte, pangalan ng bossing mo? Dumagat. Ganun pa lang pangalan ng bossing mo, no? Oh, mag-say hello ka naman dyan sa mga tiga-baler. Tumingin ka rito sa camera. Oh, wag ganyan. Kinukusan mo naman yun, eh. Dito ka tumingin, no? Jopay! Jopay! Ay, nahihiya po talaga siya. Siguro po eh, ganyan lang talaga kalagayan niya.